Tinalakay ngayon sa Kamara ang iba't ibang problemang kinakaharap ng New Bilibid Prison at ang pinakahuli nga rito ay ang nadiskubring mass grave sa Bilibid. Ang setlo ng balita mula kay Mela Les Moras live. Angeline, kasalukuyang isinasagwa pa rin itong ang pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety hinggil sa mga issue sa New Bilibid Prison. Pero kanina pa nga lang ay tiniyak na ng Department of Justice at Bureau of Corrections na lahat ng paraan ay kanilang ginagawa para nga maisaayos pa ang sistema, hindi lamang sa Bilibid kundi maging sa iba pang piitan sa bansa. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang magsimula ang pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety ukol sa mga issue sa New Bilibid Prison. Partikular na nais talakayin ng mga mambabatas ang napaulat na pagkawala ng isang person deprived of liberty sa Bilibid at nadiskubring mass grave sa National Penitentiary. Personal na humarap dito sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Bureau of Corrections Chief Gregorio Katapang Jr. at mga kinatawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa pagdinig, inamin ni Secretary Remulla na horrific ang pangasiwa sa Bilibid, lalo pat higit 30,000 ang inmates na nakadetene roon at limitado pa ang budget. Sa presentation naman ni Bucor Chief Katapang, ibinida ng iba't ibang hakbang na ang ginagawa nila para makapagpatupad ng reforma, hindi nga lang sa Bilibid kundi maging sa iba pang piitan sa bansa. Pero sa gitna ng talakayan, isa ang nangibabaw na issue at ito nga ang pagkawala ng inmate na si Michael Cataroja. Lumalabas sa talakayan na taliwas sa napaulat na natagpuan na ito sa septic tank sa loob ng Bilibid ang totoo at ang latest, hindi pa pala tuloy ang natatagpuan ang katawan ni Cataroja at sa ngayon pinaghahanap at iniimbestigahan pa rin ang nangyari. Aminado si Remulla na na-fake news siya ukol dito kaya't pinaiigting na nila ang pagtutok sa isyong ito. Sa mga puntong ito, pakinggan natin ang payag ng ilang opisyal sa pagdinig. We want Bucor to be relevant and sustainable. In conclusion, the short, medium, and long-term plans of Bucor outlined in our direction to address the pressing issues, modernize our correctional facilities, and ensure a more efficient and humane correction system. If we do not address this problem sooner or later, the problems will get worse. And right now, what we have... What we are doing as a department and as a bureau, the Bureau of Corrections, is actually coping mechanisms and doing what we can with the resources given to us by the government. We know that the problem confronting your Bucor is the many numbers of inmates and the facilities, lacking of facilities inside the Bucor. And what we wanted is for you to give us an update on the missing PDL named Mark Angelo Cataroja. Angelique, additional information nga dito kay Cataroja, yung nga napaulat na nawawalang PDL, isip pinapasama rin ng mga mambabatas yung hakbang na hanapin din siya sa labas ng Bilibid kasi hindi kasi nawawala yung iba't ibang posibilidad na maaari namang tumakas o pumunta na sa kanyang pamilya, buhay pa pala at hindi naman patay. Lahat ng possibility ay nais ngang patutukan ng mga mambabatas para nga maresolba na yung isyong ito at gayon din yung iba pang usapin sa Bilibid at ang kanina nga sa pagdinig ay nagkaroon pa sa kalagitnaan ng executive session kung saan nagbahagi rin ng private na mga information at sensitive itong ang siya General Katapang para nga mas maintindihan pa ng mga kongresista ang sitwasyon sa Bilibid. Angelique? Okay, Mela, dahil nabanggit na rin ng DOJ at ng Bucor ang kakulangan nila sa budget at kaya nagkakaproblema sa mga piitan, ano kaya ang gagawing aksyon dyan ng mga mambabatas, lalo na't magsisimula na ang kanilang budget deliberations para sa pambansang pondo sa susunod na taon? Angelique, ang sinasabi nga ng mga kongresista, sakto yung timing ng pagdinig na ito dahil nga next week ay start na yung kanilang budget deliberation. So magiging nga parte na rin ng kanilang considerations ito nga inilahad na ulat ng Bureau of Corrections para maipaganda pa yung sitwasyon sa ating mga piitan sa bansa. Hindi nga lamang sa Bilibid, kundi sa iba pang kulungan sa ating bansa. At ang sinasabi nga kanina, Angelique, o kani-kanina lamang, ay nag-motion din si Congressman Benny Abante na dapat ay personal
ding silipin ng mga kongresista kasama ang Department of Budget and Management ang New Bilibid Prison para nga matukoy kung gaano kalaki nga bang budget ang kanilang kailangan, ano-ano nga pa talaga yung mga proyekto na dapat ponduhan para once and for all, Angelic, ay maisaayos na yung sistema sa New Bilibid Prison. Pero overall, Angelic, no, ang sinasabi rin, ang payo rin ng mga mambabata sa ating mga kawani at opisyal ng Bucor ay bukod sa budget, dapat ay paigtingin din yung serbisyo at pangasiwa para matiyak na masosolusyonan na talaga yung mga problema sa Pitan, Angelic. Alright, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.